Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin ang energies ng inyong love life ngayong July 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Aquarius. Let's see. Unahin natin yung mga in a relationship na Aquarius. You are connecting with someone. Ano? Uy, Five of Cups. Meron ditong nagsisisi. Energy ng past. Okay, Five of Wands. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong nasayang na oras, panahon sa isang tao na hinintay mo, na akala mo will be there for you, pero hindi pala, no? Yung iba, you can be ano, in a long distance relationship. It seems na parang may nagbago, no, sa dynamics ng relationship niyo, ng connection niyo, na parang dahil dun sa distance na 'yon, somehow may nagbago sa kanya na hindi mo napapansin. And may nagbago sa iyo na hindi niya napapansin. And then, nung nagkita kayo, nagkasama ulit kayo, it's as if hindi niyo nakilala yung isa't isa. Ganon. Yun rin kasi mahirap sa long-distance relationship. Lalo na nung araw, no? Nung araw talaga. Nung wala pang, social media, wala pang internet, or, alam mo yun, tapos, kung mga long distance calls lang. Pero ngayon kasi may video calls na. Pero syempre, it takes effort, no? Kailangan pa rin mag-effort. What's up? Oh, Nine of Swords. Naku, meron ditong nasi-stress. Someone is stressing out in this relationship. Two of Cups, King of Cups. Possible naman na maayos nyo to, no? Kailangan nyo lang talagang mag-usap ng person mo. Pwedeng may mga influences kasi, outside influence, na hindi na natin kontrolado. Pwedeng sa side mo, sa side niya, na reason kung bakit ano, may nagbabago. Kasi syempre, no, yung outside influence natin, contributor din yan sa mga changes na nangyayari sa atin. What's up for Aquarius? 20 flames. Unexplainable pull, can't resist. Okay. I think meron ditong can be selos, no? Or parang pwedeng may pinagselosan, no? Or may temptation sa isa't isa na naging reason kung bakit may mga misunderstanding or pinag-aawayan kayo. Non-action. Meron kasi ritong isa sa inyo na hindi nakikipag-usap or parang kapag pag-uusapan na yung problema, dun na siya nananahimik. Pwede kasi ayaw niya ng drama. Ganun. Pwede kayo, ayaw niya ng drama, kaya umiiwas kayo sa confrontation. Pressure. Oh. Okay. Mukhang meron dito na tinago lang niya yung ano niya, yung kanyang sama ng loob. As if kunyari wala siyang galit or sama ng loob. Kaya lang pag mga ganyan mabilis ma-trigger. Pag na-trigger, ayun na. Magugulat na lang kayo na parang, uy, ang laki lang pala ng problema na hindi nyo lang pala to inaayos. Oh, diba? Truth expression. Someone is going to tell the truth. Yung truth niya, yung katotohanan sa kanya, ano yung nararamdaman niya, i-express niya yan. And pwede tong matitrigger, unexpected. Tapos pareho kayo magugulat. Dahil nananahimik. Actually, mas nakakatakot yung taong tahimik na alam mong may problema, tapos tahimik lang siya. Diba?
Kesa dun sa nagbubunga nga. Kasi at least alam mo kung ano yung frustration niya sa buhay. I think you are also wishing and hoping na maayos itong relationship na to. Okay? Ano man yung challenge na pagdadaanan nyo. Kasi that's part of your challenges, no? That's part of your relationship. I think naman nandun pa rin yung love, andun pa rin yung spark sa inyo. Kumbaga parang may frustration lang kayo dito sa relationship na yung mga bagay na na-miss out ninyo na sana na-spend nyo together. Okay? But I think with the Two of Cups and the King of Cups, meron ditong pwedeng isa sa inyo ang maggagawa ng paraan, magre-reach out na i-work out itong relationship. Okay, let's see your message. True love. This love is once in a lifetime. This makes sense. This is a twin flame energy for some of you, soulmate connection, no? So I think you're going to save this relationship. Kasi sayang, 'di ba? So sa mga single naman, single na Aquarius. Ang dami ngayon single na Aquarius na confused. Nako-confuse. Bakit? Pwedeng maraming pagpipilian. Maraming options available. Pwedeng yung iba, overwhelming yung feeling sa isang tao na hindi na niya alam, hindi na niya sigurado kung love ba yun, paghanga, crush o paghanga. Okay, mga single na Aquarius, July 2024, Four of Cups. Okay. I feel like yung iba sa inyo, merong kayong pwedeng may nang nanunuyo sa inyo, may nagkakaroon ng interest sa inyo, kaya lang ang problema, hindi nyo gusto. Di ba? Hindi nyo gusto, meron kayong ibang gusto. Oo. Yung iba naman, single, kasi kumbaga single sila, hindi dahil walang nagkakagusto sa kanila. Single sila kasi pwedeng hindi pa dumarating talaga yung taong gusto nila. Puro mga hindi gusto yung dumarating. But I see someone na parang porsigido. Porsigido to be with you, to get to know you. Five of Cups. Okay. Yung iba kasi sa inyo, Aquarius, you are not yet ready, no? To be honest. Hindi pa kayo ready for a relationship. Kaya kayo single. Pwedeng, energy from the past pa eh, no? Energetically connected ka pa sa past mo, hindi ka pa maka-move on. Tapos parang feeling mo, kapag pumasok ka sa relationship, ganun ulit yung may experience mo. So somehow, meron kang trauma. You're still on the healing process. This person, meron nag-o-obsess sa'yo. Kaya lang itong person na to, pwedeng may anak na. Kaya parang sa iniisip mo, ay, ekis na to sa akin kasi syempre kung single ka, mahirap rin magkaroon ng relationship sa may anak na, may responsibilities na. Kasi it's not gonna be the same with mga tao na walang responsibilities. May conflict talaga. Fake people. Hiding social media. Yeah, I think sa ngayon na parang doubtful ka, no? Nagda-doubt ka sa intentions ng tao sa paligid mo, whether there is someone na interesado sa iyo romantically. Kumbaga para sa iyo, kung hindi ka interesado, bakit kailangan mo sayangan yung oras mo sa tao na 'yan? Invitation. The words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. Ayan. So, pagdating rin sa affirmation mo, I think, gawin mo siyang routine na
meron ka mga words of affirmation na sinasabi sa sarili mo kung sino yung taong gusto mo. Kasi yun yung ma-attract mo. Okay? Parang yung sa TikTok na ano, I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes. O, diba? So, you have to be very specific with the person that you want para yun yung ma-manifest mo. And of course, kailangan i-prepare mo rin yung sarili mo, diba? Okay, so that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!